Good evening to everyone. I asked Father Paul if he could read the gospel, then he could do also the homily. But as a main celebrant of this third Novena Mass, I think, no? In your third Novena Mass, in honor of your patron, Saint Benedict, so left with no choice, I have to do my homily. This is my second Mass on this today. I celebrated also my first Mass 6 o'clock in VF Homes, no, in Hulba, in VF Homes, and then the same homily. Yun lang yung bibigay ko sa inyo. Na binigay ko din ng homily this morning. I don't know if you know a person, yun bang naniniwala lang sa Diyos, naniniwala lang sa kapangyarihan ng Diyos kapag may ginawang milagro sa buhay niya, kapag may ginawang kababalaghan sa buhay niya. I don't know if you know a person or even experience niyo sa buhay ninyo na nagbalik loob kayo sa Diyos kasi may nangyaring kakaiba sa buhay ninyo. Nagbalik loob kayo sa simbahan, sa ating Panginoon, kasi nagkasakit kayo. O di kaya'y nag-failure ang negosyo ninyo, na-failure ang family ninyo, ang relasyon ninyo ay nagkawala-wala, di ba? I don't know kung na-experience nyo yan, na naniniwala lang tayo sa kapangyarihan ng Diyos kung may nagawa siya sa buhay natin. Kung may matinding problema tayo, doon tayo nagsusumamo at nagdarasal sa Diyos. Kung meron tayong nararamdaman, nagkakasakit tayo, doon tayo nagpapakita sa simbahan at tatanggap ng sakramento. But my dear brothers and sisters, what if you are okay? What if you feel relaxed? What if today you experience happiness in your life? Ganun din ba ang pagsusumamo natin sa Diyos? Ganun din ba ang panaghoy natin sa Diyos? Ganun din ba na nagtatawag tayo at nagdadasal sa Diyos? Sad to say, na may ilan sa ating mananampalataya, ilan sa ating mga kapatid, naniniwala lang, pumupunta lang sa simbahan, nagdarasal lang kung ang Diyos sa buhay niya ay gumagawa ng milagro at kababalaghan. O di kaya may matindi siyang problema. Di ba? We normally ask God, if we have a problem, Lord, please calm my storm and darkness of my life because I cannot able to handle it anymore. No, I don't know how to handle it, Lord. Please calm my storm. Give me peace. What if the question is, okay ka? What if yung question ko kanina, ordinaryo at pangkaraniwan ang nararamdaman mo ngayon? Ganun din ba ang ating pananabik sa Diyos? Ganun din ba ang pagdarasal, tatawag tayo sa Diyos? In our gospel today, ang mga apostoles at mga disipulo ni Kristo, tumawag sila sa Panginoon. Why? Because they were terrified, because they are in fear, no? Naramdaman nila ang unos ng buhay. Naramdaman nila na nanganganib na sila. Nararamdaman nila ang takot, baka kasi mamamatay na sila. That is why, suddenly, they ask the Lord, Lord, please help us. Please calm the storm. And the Lord answered them, ang late naman ng pananampalataya ninyo. Nandito ako kasama ninyo. Nakasakay ako sa bangka. Nakasakay ako sa sasakyan na ito. Pero natatakot pa rin kayo. You're terrified. Kasi nga, ganun ang takot at pangamba nila. Pero, ganun din ba ang mga apostoles at mga disipulo kapag hindi sila natatakot? Kapag hindi sila nangangamba, na tayo din ba ang question sa atin? Paano kung relax tayo? Paano kung relax sila? Ganun din ba ang pagdarasal nila sa Diyos? My dear brothers and sisters, as I reflect the gospel, it only reminds me, or even it only reminds us,
the presence of God in your life is not only when you are afraid. The presence of God in your life is not only in when you are in the state or in the situation that you are terrified, that you are in pain, that you have a problem. Of course, damang-dama mo yung Panginoon yan kapag may problema ka. Damang-dama mo yung Panginoon yan kapag may nilaramdaman ka. Kapag may krus ka sa buhay, damang-dama mo yung Panginoon na yan. But the gospel today reminds you that even in the ordinary life, no, sa buhay natin, sa pangkaraniwang buhay natin, kumikilos ang Diyos. Andun ang kanyang awa. Hindi lamang doon kumikilos ang Diyos sa tuwing may problema tayo, sa tuwing may nararamdaman tayo, sa tuwing nagkakasakit tayo, sa tuwing nangangamba tayo, sa tuwing natatakot tayo, ang presensya ng Diyos araw-araw, even sa pangkaraniwan nating routine ng buhay natin araw-araw, andun ang presensya ng Diyos. The question is, magdadasal ka pa rin ba? Magpapasalamat ka rin ba? Magsusumamo ka pa rin ba sa Diyos? Sad to say, may ilan sa atin na kapag tayo ay nangamba at natakot at may problema, ganun kahalaga na nakikita natin ang kahalagahan ng pagdarasal at pagsimba. But when we feel relaxed, when we experience happiness, or we are okay, the question is, ganun din ba ang intensity natin ng pagtawag sa Diyos? My dear brothers and sisters, again, God, the presence of God's in your life is not only when you are in the state or in the situation of pain, when you are in when you have a problem na nabibigatan ka sa krus ng buhay mo, kahit sa karaniwang araw na wala kang problema, na wala kang pangamba, na wala kang nararamdaman na krus sa buhay mo, ang Diyos ay kumikilos ang kanyang awa, ang kanyang pag-ibig, at ang pagpapadama niya sa atin. Let us continue our Mass with the